Howdy guys and welcome to my channel. Ngayon mag-update tayo tungkol sa vlog ko kahapon tungkol sa heavy menstruation ko. Sinabi ko na doon kung saan yung nagsimula. Nagsimula yun nung nagkaroon ako ng bakuna. Sa unang bakuna ko nung March 19, 2021. So isang taon na malakas ang aking menstruation. Sobrang lakas kasi every 2 hours kailangan ko magpalit ng napkin. Yun. Tapos, ayun, nakapag-check up po tayo kahapon, ng hapon, nakapag-check up po tayo, and then, nakausap ko yung doktor, sinabi ko yung pangyayari, hindi siya kapaniwala, hindi siya naniniwala din na imposible, parang ganun, imposible na dahil sa sign, diba, kaya ka nagkaroon ng ganyan, so, parang, hindi siya naniniwala, ganun, so, umpisa, pero, yun, pinaliwanag ko sa kanya, yung, basta ganun, mga ipinaliwanag ko sa kanya, yung sabi niya, imposible, January pa yun eh. Hindi, pinakita ko sa kanya talaga yung bakuna ko, nakadetali doon. Tapos ayun, syempre tinanong niya kung masakit ba yung puso ko, tapos tinignan yung puso ko, and then yung stethoscope. Yan, tinignan niya kung kamusta ba ang pulse ko, ang puso ko. And then, pagkatapos noon, sinabi niya sa akin na kung to sobrang lakas ng pagdurugo ko, eh kailangan dalhin ako sa emergency room, eh kung hindi, eh ayun, binigyan niya ako ng request for blood test. Yun, binigyan ako request, and then sa request form na yun nakalagay doon na yung pinakamabilis na schedule, kasi ganun yun eh, pagtapos mo sa doktor and then magkapa-schedule ka, i-schedule ka niya para sa blood test o kung anong yan, ibibigay sa'yo. Kung hindi naman, tapos titignan mo pa. Kung siyempre mga kota din yung mga yan, kung ilan lang mga tao ngayong araw na to. Pero nakalagay sa akin na yung pinakamabilis na schedule na ibigay sa akin. So, ngayon, kanina umaga lang. So, may 11 ako na pa-check up ng hapon and then May 12. May 12 ngayon, ayan, nagpa-blood, ano na ako, blood test. Ano ba tawag dito? Blood test. Nagka-blood test na ako. Nagpakuha na ako ng dugo. Ayun. And then, kahapon din, kapakita ko sa inyo, binigay sa akin ng gamot. Binigyan ako ng gamot. Ito siya. Inumin ko for 21 days, 3 times a day, kung kinakailangan. Ayan. So, nung last April, simula yung menstruation ko, and then, dahil siguro uminom ako ng take ako ng Dian 35. Kasi dati naman malakas talaga ang menstruation ko simula nung bakuna. Pero natatapos din siya 7 to 9 days. Tapos ngayon, dahil siguro na-take ako ng Dian 35, meron din side effect yung Dian 35, meron akong spotting. Yung Dian 35 po, ayan, feels po siya na makakatulong para yung menstruation is kumunti. Ewan ko lang kung magano siya, kung effective ba sa akin. Ayan. Yun. Okay. Ano ba, ligate na ako. Ligate na. So, hindi ko kailangan talaga mag-pills. Kaso, ang initinitik ko siya para doon sa nga, para huminto o hindi ganun karami yung menstruation ko. So, tinan ko kung effective sa akin. Paling Dian 35 din, hindi lang siya pills na para sa pag-ipigil ng pagbubuntis. Ginagamit din siya ng iba. Minsan ng mga bading para sumeksi, mga gay, para magkaroon ng hubog ang katawan. So, yun. Parang sa ano siya, hormones. Ayun na nung. Yun. So, yun ang nangyari. Dapakita ko sa, i-shaker na rin sa inyo, nagpa-check up po ako sa public clinic or hospital. Kung hospital siya, kasi parang hospital na kasi pwede silang, parang OPD, ganun. Pwede rin silang mag-tawanggap ng pasyente. Pero hospital na din. Public lang siya. So, sa public hospital dito sa Hong Kong is, $50 lang ang ginastos ko. Yun, $50 lang. Tapos, kung gamot na to is free. Dinouble check ko pa. Alam ko talaga libre siya, pero dinouble check ko kung kabayaran ko siya. Hindi.
libre lang siya. Pati yung blood test ko is libre lang din. So, yun. Pakita mo lang yung Hong Kong ID mo. Pasa mo yung Hong Kong ID ka. Yun ang benefits na may mga Hong Kong ID. Kasama kami na domestic helper. Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko tungkol sa aking sa vlog ko na tungkol sa my heavy menstruation. And then, ito yung ganoon. Kasi, bali, wala pa akong result yung blood test. 2 weeks pa pala. 2 weeks. After 2 weeks, kailangan ko na bumalik doon. Kailangan kong gumalik doon para, kailangan ko ulit magkabook ng appointment and then ulit doon para makita yung resulta. And then, bala ko sa susunod ay hihingi ako, baka po pwede ako pa magpa-pap smear and this yung ibang step para makita ko magkaroon ako ng ovary screening yung yon para magkaroon ng screen, di ba? Ayun, kinuha yung blood test ko, ewan ko, pero titingnan niyo siyempre kung kamusta yung yung dugo ko ba masyado na mababa yung red blood cells of that sobrang pagdurugo yung ganun yon. Ayun. Ayun, thank you so much guys for watching. Kaya sana nagustuhan niya to, yung share ko sa inyo. Ayun. Na, yun. Yun ang pangyayari ngayon. Kung merong kung kagaya, siyempre, manonood ganito, kung may kagaya, pareho tayo ng case, siguro, kaya magiging interesado ka. So, yun lang. Bali, share ko lang kasi hindi ko po pwede na paano siya gamutin or ano dahil hindi naman. So, I'm just sharing my experience tungkol dito sa heavy bleeding. Ayan. Okay. Thank you so much guys again for watching and I guess wala na. Wala na akong susunod na sasabihin. So, susunod ulit na vlog and thank you guys for watching and bye-bye.